Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi parang pagkain ng relasyon na pwede kang makihati. Hindi rin parang gamit ang relasyon na pwede mong ipahiram o hiramin. Ikaw kapuso, nasubukan mo na bang makihati sa relasyon? Masasabi mo nga bang maramot ka kung ayaw mong may kahati sa relasyong meron ka? Masasabi mo bang masama ka dahil hindi mo pinagbigyan ng isang tao na makisali sa relasyong meron ka? Ang isang relasyon ay para sa dalawang tao lamang. Hindi pwedeng tatlo o higit pa kayo sa isang relasyon. Kailangang masiguro na kapag sayo, sayo lamang. Hindi mo na kailangang magmakaawa na dapat ikaw lang. Hindi mo kailangang makiusap na dapat ay piliin ka niya kung mahal ka. Dapat sayo siya at hindi sa iba. Ang kwentong ibabahagi sa atin ng ating kabarangay na si Angel ay magpapatunay na sa pag-ibig ay hindi pwedeng may sasawsaw na iba. Ano kaya ang hihila sa ating letter sender para mapunta sa isang pag-ibig na alam niyang hindi mapapasa kanya ng buo? Ano kaya ang dahilan ng letter sender natin para manatili sa isang relasyong alam niyang hindi lang sa kanya kundi pag-aari rin ng iba? Alamin natin ang kanyang kwento dito lamang sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Angel, kasalukuyan ay 33 years old na. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ko na nangyari 4 years ago. Hindi ko alam kung bakit pero lagi na lamang ako noong minamalas pagdating sa pag-ibig. Nagseryoso naman ako at binigay ko ang lahat pero parang hindi sapat yon para magstay sila sa akin. Sa 4 na nakarelasyon ko, lahat niloko ako. Nagkaroon ako ng unang boyfriend noong second year high school pa lamang ako. Bago pa man kami mag-celebrate ng first year anniversary, nahuli ko siya sa likuran ng CR namin sa school na may kahalikang ibang babae. Nakipagsaburutan pa ako sa babaeng kahalikan ng first boyfriend ko na yon. Pero sa huli, hindi ako yung kinampihan. Hindi ako yung pinili para gumanti noon. Nagkaroon ako ng rebound. Kaklase ko rin. Hindi ko naisip na mafo-fall ako noon sa second boyfriend ko dahil bala ko lang na ipamukha sa first boyfriend ko na naka-move on na ako. Yun nga lang, nung na-inlove na ako nang hindi sinasadya ay saka naman siya biglang nag-drop sa school namin. Akala ko naman ay matutuloy pa namin ang relasyon namin kahit na wala na siya sa school. Nalaman ko na lamang na meron pala siyang nabuntis kaya kailangan niyang huminto sa pag-aaral. Yung ikatlong relasyon ko naman ay nangyari noong nagsimula na ako magtrabaho bilang waitress sa isang kainan. Katrabaho ko ang naging pangatlong karelasyon ko. Akala ko noon ay iba siya sa dalawang nauna kong nakarelasyon dahil naisip ko na mature na siya. Hindi tulad nung naunang dalawa, pero ganun pa rin pala. Nalaman kong meron na pala siyang asawa sa kanilang probinsya. Kaya pala madalas niyang inaasa sa akin noon ang pamasahin niya at pang-date namin. Sinabi niya na short lang daw siya sa budget dahil lagi siyang nagpapadala sa nanay niya. Yun pala eh sa asawa niya pinapadala ang sahod niya. Nasaktan ako kaya pinili kong iwan ang trabaho ko. Huwag lang siyang makita pang muli. Matagal din nung nagkaroon ako ng gana na makipagrelasyong muli. Natroma na ako sa 3 nauna kong nakarelasyon dahil pakiramdam ko eh lolokohin lang din ako. Hanggang sa nakilala ko sa Facebook ang naging pang-4 na karelasyon ko. Akala ko noon ay siya na talaga. Pero hindi pa rin pala. LDR kami noon dahil nasa Bicol daw siya pero nangako siyang dadalawin niya ako oras
na makahanap siya ng pwedeng mapasukang trabaho dito sa Metro Manila. Tumagal ng 2 taon ang relasyon namin pero ni minsan ay hindi ko pa siya nakita. Kahit nga mag-video call noon ay ayaw niya dahil nahihiya raw siya. Naintindihan ko naman at hindi ako nag-isip ng masama. Pero sana nga ay ganoon na lamang ang ginawa ko noon dahil isang araw. May nakita ako sa Facebook na gumagamit ng pictures niya. Inaway ko ang lalaking yon dahil naisip ko na ninakaw niya ang pictures ng boyfriend ko. Yun pala ay kabaligtaran. Nung nabuking ko ang 4th na boyfriend ko ay bigla na lamang niya akong blinap. Willing pa naman ako noon na makilala ang totoong siya dahil napamahal na rin ako. Pero mukhang ayaw na niya. Ang masakit pa ay hindi ko na nabawi yung mga napautang kong pera sa kanya na sinabi niyang babayaran niya oras na magkita kaming dalawa. Sa paglipas ng mga taon, tuluyang ko nang sinarado ang puso ko sa pag-ibig. Lahat ng sumubok na manligaw sa akin ay binasted ko. Sa tingin ko noon ay pare-parehas lang lahat ng mga lalaki. Naisip ko na lahat sila ay lolokohin lang at sasaktan ako. Naging masaya naman ako kahit ako lang, kahit mag-isa ko lamang. Pero aminado ako dati na naiinggit ako sa mga kakilala ko na may mga karelasyon na nakakasama nilang mag-food trip o di naman kaya mag-celebrate ng mga special na okasyon sa kalendaryo. Pero hindi ako nagpatinag sa inggit at lungkot. Pinaniwala ko ang sarili ko na mas magandang maka-feel na lang ng inggit at lungkot kesa masaktan ng puso dahil sa mga mapang-abusong lalaki. Kaya naman noong nakilala ko si Mike, deadma lang ako. Supplier siya ng boss ko ng mga phone accessory na benta namin noon. 40 years old si Mike noong una ko siyang nakilala at nagpakita ng interes sa akin. Hi, Miss Beautiful. Patawad. Di naman ako nangangaruling ah. Pero pwede bang harnahin na lang kita? Walang bayad. Mas lalong patawad. Binibining sungit ka talaga. Pasalamat ka, mas lalo ka nagiging cute kapag nakasimangot ka. Paano pa kaya kapag nakangiti ka na? Huwag mo nang hintayin umiti ako sa'yo dahil hindi yun mangyayari. Pustahan? Makipagpustahan ka na lang sa sarili mo. Wala akong oras para sa'yo. Makikipagpustahan ako sa sarili ko na ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Oh, panalo ko! Corny. Ganun naman sa pag-ibig, di ba? Corny? Ano pa bang ginagawa mo rito? Di ba naibaba mo na yung mga ide-deliver mo? Wala na rin ang boss ko, so bakit andito ka pa? Dahil sa'yo. Pasupply naman ang pagmamahal mo. Hey, hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Kinikilabutan lang ako dahil sa ilig. Ipapaalala ko lang sa'yo ha, 40 ka na, wala ka na dapat karapatang kiligin. Ang judgmental mo naman. Kahit magka-varicose veins pa ako sa mukha, may karapatan pa rin akong kiligin. Lalo na kung katulad mo yung kaharap ko. Hindi ka ba talaga titigil? Ang hirap eh. Manap ka ng iba. Eh ikaw lang yung hinahanap-hanap ko eh. Pwes hindi ako interesado. Di mo muna kasi ako kilalanin bago ka magsalita ng ganyan eh. Hindi na kailangan. Kilalang kilala ko na mga lalaking katulad mo. Grabe ka naman. Totoo naman eh. Magaling lang kayo sa salita. Porque alam niyong nadadaan kami sa mga pambobola, eh sinasagad niyo na kami. Oh, relax ka lang. Kahit nakuha niyo na mga babaeng gusto niyo, hindi pa rin kayo nakukontento. Uy, saglit lang naman. Kahit binigay na sa inyong lahat ng meron siya, lolokohin niyo pa rin. Maghahanap pa kayo ng iba. Di ako katulad nila ah. Ah, talaga? Yun din ang sinabi ng mga ex ko eh. Asan sila ngayon? Nagpapakasarap kasama ng iba. Huwag mo naman sanang lahatin. Di lahat ng lalaki katulad ng mga ex mo. Ah, talaga? Yan din yung linya nila. Mukhang magkakapatid kayo ah.
Alam kong kahit anong sabihin ko, di ka maniniwala. Kasi sobra yung trauma na binigay nila sa'yo. Pero kailangan mo magpatawad. Napatawad ko na lahat ng mga nanloko sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun, eh gusto ko pang magmahal ulit. Kaya please, tigilan mo ko! Kilalanin mo muna kasi ako. Di ko na kailangang kilalanin ka pa. Amoy na kita. Uy, buti na amoy mo ako. Napabili ako ng bagong pabango para lang mapansin mo eh. Mukha ba ako nakikipagbiroan sa'yo, ha? Ang high blood mo naman, miss. Sinong hindi ma-high blood sa'yo? Yung mga ex ko, lahat sila langit ang inabot sa akin. Walang stress. Mga ex mo? So walang nagtagal? Alam ko na kung bakit. Feeling mo kasalanan ko? Lalaki lang naman ang may kasalanan lagi. Sobra na yan, ha? Para sabihin ko sa'yo, sila nang iwan sa akin. Sila ang di na kontento. Ha! Maniwala. Gusto mo, ibigay ko sa'yo lahat ng numbers ng mga ex ko eh. Sila magsasabi sa'yo ng totoo. Hindi na kailangan. Hindi ako interesado. Sa kanila, hindi ka interesado. Para naman ako. Sige na, please. Maging interesado ka na sa akin. Di ka magsisisi. Lumayas ka na nga! Alis! Hindi ko alam noon kung ako lang ba yung mala sa pag-ibig o sadyang nasa lahi lang namin. Marami sa pamilya ko ang niloko ng mga nakarelasyon at mga naging asawa nila. Pero sa aming lahat ako lang yung natakot na sumubok na magmahal muli. Lahat sila ay sinasabi sa akin na pagbigyan ko naman daw yung mga nagkaka-interes sa akin dahil baka mabago naman ang kapalaran ko. Pero hindi ko sila pinakinggan. Hindi ko sila kagaya na malakas ang loob na sumugal muli sa pag-ibig dahil ako. Sinabi ko na sa sarili ko na hindi ko nakakayanin pa ang isang heartbreak. Kapag naaalala ko ang mga ginawang panloloko sa akin ng mga ex ko, nawawalan agad ako ng gana. Bitter na akong bitter, pero sino ba naman kasi ang gaganahan na magmahal ulit kung ilang beses ka namang niloko at sinaktan. Kaya nga si Mike, kahit gaano pa siya kapursigido na ligawan ako, pinagsarahan ko na kaagad ng pintuan. Papadudot, kahit na ilang beses kong pinagtabuyan si Mike ay patuloy pa rin siya sa paglapit sa akin. Para siyang alagang aso noon na kahit na ilang beses mong pagalitan ay gusto ko pa rin makasama. Hindi ko na siya maintindihan noon dahil lahat ng mga lalaking sinoplanahan ko hindi na umulit manligaw. Kakaiba itong si Mike dahil habang nire-reject ko siya ay mas lalo siyang ginaganahan na lapitan ako. Ewan ko kung na-challenge lang ba siya dati o sadyang makapal lang ang mukha niya. Naisip ko rin na baka nga talagang interesado lamang siya sa akin kaya hindi niya ako matigilan. Ako na lang ang umiwas sa kanya kasi hindi ko naman nakikita sa kanya na magkukusa siyang iwasan ako noon. Hi, Miss Beautiful! Ano na naman? Ito naman? Ang aga-aga, ang init ka agad ng ulo. Kung ikaw lang naman ang makakaharap ko tuwing umaga, mag-iinit talaga ang ulo ko. So balik na lang ako mamayang gabi. Huwag ka nang bumalik. Sumbong kita sa boss mo. Sasabihin ko ayaw mo na akong pabalikin dito. Ah, talagang ipapaabot mo pa to sa boss ko? Ganyang kakadesperado sa attention ko? Eh, ikaw kasi. Pwede bang sa iba ka na lang lumapit at huwag na sa akin? Ikaw yung gusto kong lapitan eh. Mike! At mahalin. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na hindi nga ako interesado? Bakit kasi? Di mo muna subukan para mag-aalaman na. Walang kailangang subukan dito. Kung ayaw ko, ayaw ko. Ay, mahirap magsisi sa uli. Wala akong balak pagsisihan ka. Pero ako magsisisi. Ano? Ayoko magsisi sa uli na wala akong ginawa para makuha ka. Makuha? Ano ako, wali sa bakura na pwedeng kunin anytime? Lahat na lang kasi ng sinasabi ko, nagagalit ka. Kasi ayoko sa'yo. Kaya ako galit. Ay, kung pagbibigyan mo lang sana… Hindi! Magaling ako magluto. Kahit iluto mo pa lahat ng katrabaho ko, busted ka pa rin. Magaling ako masikaso sa bahay. Kahit palakarin mo pa ang bahay mo sa EDSA, ayoko pa rin sa'yo. May maayos akong kabuhayan. Kahit ikaw pa ang maging boss ko, ayoko. Magre-resign na lang ako. Magaling ako magmahal. Wala akong pakialam. Talaga bang wala akong pag-asa? Asa ka pa. Aasa talaga ako kahit konti lang. Iuwi mo na lang yung pag-asa mo. Wala yung pupuntahan sa akin. Angel! Ano na naman? Sana, hindi ka matakot magmahal.
Hindi ako takot magmahal. Galit ako. Galit na galit sa mga katulad mo. Kapatid daw ng galit ang lungkot. Ano na naman yung sinasabi mo? Kasi raw, dinedepensa ng lungkot ang galit. Oh, so? Gusto ko lang malaman mo na naiintindihan ko kung bakit ka galit. Kasi malungkot ka. Malungkot ka dahil sa mga ginawa sa iyo ng mga minahal mo. Pero kung bibigyan mo lang ako ng pag-asa, sisiguraduhin kong mawawala ang lungkot mo. Para di mo na kailangan pagtakpan yung galit na yan. Di mo na kailangan magalit. Hindi ako nakapagsalita sa mga binitawang pahayag ni Mike. Aminado akong tama lahat ng sinabi niya sa akin. Wala akong ibang naging bala sa mga sinabi niya dahil alam kong babalik din yon sa akin. Inintay niya akong magsalita pero wala siyang nakuha sa akin. Tinalikuran ko siya hindi para umalis kundi para itago sa kanya ang pag-iyak ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko, Papa Dudut, napaiyak na lamang ako at nakita yon ni Mike. Sinubukan niyang lapitan ako, hinawakan niya ang balikat ko para patigilin ang pagyugyug nito. Mas lalo tuloy akong naiyak sa ginawa niya. Pinilit kong iparamdam na galit pa rin ako sa kanya para layuan na niya ako. Pero hindi siya nagpatinag, hindi niya ako iniwanan. Hindi siya umalis sa pwesto ko noon, kaya nga mas naramdaman ko tuloy na nanghina ako dahil sa lungkot na nararamdaman ko. Papa Dudut, hindi ko na kayang itago pa ang lahat. Hinarap ko na si Mike at saka niyakap siya. Mas naging maluwag ang pag-iyak ko dahil hindi ko na yon kailangang pigilan sa bisig niya. Mas naging payapa ang pagpapakawala ko ng mga luha dahil alam kong naiintindihan niya ang pinanggagalingan ng mga yon. Niyakap niya ako pabalik bilang pagsabi siguro na hindi siya aalis. Inubos ko lahat ng lungkot ko sa yakap niyang yon. Noong natapos ako ay hinarap ko siya para humingi ng sorry sa mga sinabi ko. Inamin ko na galit ako dahil sa matinding kalungkutan mula sa aking nakaraan. Tumango lamang siya noon at pinaramdam na hindi ko dapat ihingi ng pasensya ang mga nangyari. Mas lalo ko tuloy na feel na safe ako noong mga oras na yon. At mas lalo kong na feel na unti-unti nahuhulog na ako sa kanya. Pinayagan kong manligaw si Mike sa akin, Papa Dudut. Nakita ko kung gaano siya kasaya na inefortan ako. Hindi ko siya agad sinagot tulad ng ginawa ko sa mga nakaraang kong karelasyon. Tinignan ko muna kung karapat dapat ba siya sa akin at ilang beses niyang pinatunayan sa akin na maayos siyang tao. At isundo niya ako noon kahit alanganin ang oras para sa kanya dahil meron din siyang trabaho. Hindi siya napagod na tawagan ako para ipaalala sa akin na kumain sa tamang oras at mag-ingat. Kahit na walang okasyon noon ay lagi siyang may bigay na regalo. Panay na nga ang kantsaw sa akin noon na mga katrabaho ko dahil sa dalas ng pangaharanan ni Mike sa akin tuwing break time ko. Marami pa siyang ibang ginawa sa mga panahon ng liligaw siya. Kaya naman makalipas ang halos 7 buwan ay sinagot ko na siya, Papa Dudut. At tama ako. Tama ang naging desisyon ko na yon. Kung naging may effort na siya noon ng liligaw pa lamang ay dinoble niya yon noong naging kami na. Kaya mas lalo ko tuloy naramdaman na hindi ako nagkamali ng desisyon na muling buksan ang puso ko. Masasabi ko na si Mike talaga yung naging one great love ko. Aminado rin ako na dahil sa pagkahulog ko sa kanya ng todo ay naka-feel ako ng takot na anytime. May mangyayaring hindi maganda. Sinabi ko naman sa kanya lahat ng takot ko pero lahat ng yon ay sinuklian niya lamang ng assurance. Naniwala naman ako, Papa Dudut. Madaling mawala ang trust issues ko dahil sa assurance niya sa akin na hindi na mauulit ang nangyari sa akin sa mga nakaraang relasyon ko. Papa Dudut, gabi-gabi kong ipinagdarasal noon na sanay si Mike na nga. Naisip ko na parang hindi ko ata kaya kung mawawala si Mike sa akin. Hindi ko naisip na magmamahal ako ng ganon katindi. Hindi ko talaga alam kung ano ang ginawa ni Mike sa akin para mahulog ako
sa pagmamahal niya. Happy 11th Mansary! Paano ka nakapasok dito sa apartment ko? Wala bang happy Mansary muna riyan? Sorry! Happy 11th! Pakis muna! Mm. O sa paano nga? Pinaduplicate ko yung susi mo. Hala? Kailan? Paano? Nung natulog ako rito last Sunday. Paano nga? Eh tulog ka pa nun eh. Kaya lumabas ako para ipaduplicate. Malapit lang naman eh. At sinadya mo talagang tulog ako? Para magawa ko tong surprise na to. O tapos? Eh, kulang pa ba? Eh, baka may iba ka pang pinabalak eh. Bala ko sana ibenta yung ref mo. Tapos kapag hinanap mo, sasabihin ko na misplace mo lang. May problema ba? Wala naman. Mukhang meron eh. Wala nga. Kanina ka pa parang wala sa mood eh. Nasira ako ba? Hindi naman. Natuwa nga ako sa effort mo para sa Mansary natin eh. Ikaw nga, nakalimutan mo yung Mansary natin eh. Ang dami ko lang kasing iniisip eh. Pasensya na. May problema ka nga. Basta, hayaan mo na yon. Thank you sa effort mo. Hindi ako mapakali kung ganyan yung mood mo eh. Sabi ko naman sa yung wala lang to eh. Lilipas din. Huwag mong kimkimin yan. Sabihin mo sa akin. Sana makatulong ako. Huwag na. Please? Para saan pa't naging boyfriend mo ko? Kung hindi naman ako makakatulong sa problema mo. Hindi ko naman kailangan ng tulong eh. Pero gusto kong makatulong. Ayoko na bibigatan ka. Hindi mo kailangang pasanin yung buhat ko. Ano ka ba naman? Angel. Malungkot lang ako. Kasi? Pinapaalis na ako ng landlady ko. Oh, bakit? Nahuhuli ka ba sa bayad? Gusto mo, pautangin muna kita? Hindi ah. Ang aga ko pa nga magbayad ng upa eh. Eh bakit? Babalik kasi yung bunso niyang anak. Kukunin na tong apartment ko para dito na siya tumira. Pero may kontrata naman siguro kayo, no? Check mo, para di ka kagad mapaalis. Next month na matatapos ang kontrata ko rito. Wala na akong laban. Teka, eh mahigit isang linggo na lang bago magpalit ng buwan ah. Paano ka na? Hindi ko nga alam eh. Nagpapa-extend ako kahit isang buwan lang para makahanap ng bagong apartment pero ayaw talaga eh. Grabe naman. Wala naman ako magagawa. Umuupa lang naman ako. Paano kaya kung… Kung ano? Sa akin ka nalang tumira. Magli-live-in tayo? Kung gusto mo. Kasi ako, gusto ko. Nung in-offer ni Mike ang bahay niya sa akin ay pumayag ako kaagad. Hindi na ako nag-isip pa, hindi dahil gipit na ako sa sitwasyon ko, kundi dahil gusto ko. Wala naman ako nakikita noon na ibang makakasama sa buhay kundi siya lamang. Kaya naman agad akong umuo na tumira sa bahay niya. Natuwa siya, Papa Dudut. Buong araw ng Mansary namin ay nagplano kami para sa schedule ng paglipat ko sa bahay niya. Na-excite ako dahil finally ay may experience ko na yung maka-live-in siya. Alam ko noon na hindi ko yon pagsisisihan dahil gusto ko na rin namang lumagay kaming pareho sa tahimik. Yun din naman daw ang gusto noon ni Mike. Gusto niya lang ng kapayapaan sa buhay kaya naisip niyang isama na ako sa bahay niya. Hindi ko pa napupuntahan noon ang bahay ni Mike dahil medyo may kalayuan yon sa apartment at sa trabaho ko. Kaya naman si Mike lagi noon ang pumupunta sa bahay ko. Wala pa akong nakilala sa pamilya niya kahit isa. Ako ang nagsabi na paabutin muna namin ang isang taon ang relasyon namin bago niya ako ipakilala. Siya kasi yung mapilit noon na ipakilala na ako. Pero hindi pa ako ready dahil marami ng trauma ang naramdaman ko noon kaya mas pinili kong hintayin na maging stable ang relasyon namin bago niya ako iharap sa pamilya niya. Sinabi ko sa kanya na kahit na hindi na nga namin paabutin ang isang taong relasyon namin, ay handa ko nang kilalanin ang pamilya niya. Napangiti siya at sinabing pag-uusapan namin yon kapag nakasettle na ako sa bahay niya. Pinadala ko na sa pamilya ko ang mga gamit ko. Yun kasi ang hiniling ni Mike sa akin dahil hindi kalakihan ang bahay niya.
Sinabi niya na kumpleto na siya sa mga gamit kaya hindi ko na kailangang magdagdag pa. Ready ka nang pumasok sa bagong tahanan mo? Wait, pag-isipan ko. Ikaw talaga. Pasok na tayo sa bahay mo? Bahay natin. Okay, sabi mo eh. Tara na. Angel, wait lang. Bakit? Bago tayo pumasok, may gusto lang akong sabihin sa'yo. Ano yun? Mahal na mahal kita. Ganon din ako sa'yo. Ano mang mangyari? Tatandaan mo yan, ha? Oo naman. Lagi mo ngang pinapaalala sa akin yan eh. Mabuti naman kung ganon. Kaya tara na sa loob ng bahay. Para maparamdam ko na sa'yo kung gaano kita kamahal. Gusto ko yan. Humanda ka mamaya kasi... Sabi ko na eh, nandito na kayo. Kararating lang din. Hi. Hi, Angel. Kilala mo ko? Kilalang kilala. Angel, siya si Megan. Tama ngang sinabi ni Mike. Ang ganda mo. Salamat. Nakapagluto ka na ba? Hinihintay ko lang kumulo yung niluluto ko. Ano bang niluluto mo? Pritong bangos? Mapapakulo mo yun? Nye. Che, ilang gabi kong pinagpraktisan yung niluluto ko ngayon ah. Para naman mabilib tong si Angel. Baka matakot na siyang tumira rito kapag natikman niya yan, ha? Puli ka talaga, Mike. Hindi naman ako maselan sa pagkain. Kahit siguro mahulog pa yung nilagang baka sa sahig, sisimutin ko pa rin. Parehas tayo. Daspan na lang ang kailangan para makuha yung sabaw. Magkakasundo ata tayo. Ganyan nga rin yung sinabi ko rito kay Mike eh. Madalas ba niya ako nakukwento sa'yo? Hindi naman masyado. Anong di masyado? Halos oras-oras. Bago kami matulog, bigla ka niyang maaalala. Tapos, ikukwento ka na niya agad sa akin. Ah, ganun ba? O, tama na yan, chika niyo. Baka mamaya umatras pa yung pagkulo ng niluluto mo. Nako, kapag naamoy mo yung niluluto ko, kukulo ang sikmura mo. Mukhang amoy pa lang ng niluluto mo. Masisira na kaagad yung tiyan ko, ah. Bakit kailangan kumulo? Grabe ka sa akin, ah. Pagpasensyahan mo na tong boyfriend ko, Megan, ah. Hay naho, sanay na rin ako dyan. Sa 18 years naming magkasama sa bahay, kumapal na ang mukha ako sa pang-Alaska niya. 18 years? Oo, ganyan na kami katagal nagli-live-in. Live-in? Oh. Mike, hindi mo ba sinabi kay Angel ang setup natin? Hay naku ka talaga. Angel, ka-live-in ako ni Mike. Pero ako ang GF niya. Alam ko. Para akong pinaprank noon ni Megan at Mike sa mga sinabi nila sa akin. Dinasal ko na sana isang malaking biro lang ang revelasyon nila pero totoo pala. Para akong nahilo sa mga nalaman ko lalo na noong nakapasok na kami sa bahay. Totoo nga noon ang sinabi nilang nagsasama na talaga sila o magka-live-in na silang dalawa. Hindi ako halos nakakain noon dahil hindi ko malasahan ang pagkain ko dala marahil ng stress. Tinignan ko silang pareho at parang wala lang sa kanila yung gulat na na-feel ko. Nakita ko pa silang naghalikan nang humingi ng pabor si Mike para dalhan siya ng tubig ni Megan. Gusto ko nang tumakbo palabas pero nagawa akong pigilan ng mga nanginginig kong tuhod. Napansin ni Mike ang pananahimik ko. Nung naligo si Megan ay inexplain ni Mike ang sitwasyon nilang dalawa. Nalaman ko na noong 17 years old si Megan ay nabuntis siya ni Mike. One night stand lang naman daw yon. Pero nauwi sa pagbubuntis ni Megan. Kaya naman pinilit ng magulang ni Megan si Mike para pakasalan siya. Naplano na ang kasal at nakatira na si Megan sa bahay ni Mike pero biglang nakunan si Megan. Hindi na namilit pa ang magulang ni Megan na pakasalan ni Mike ang anak nila. Pero nag-usap na sina Megan at Mike na ituloy na lang ang pag-live-in nila. Hindi sila kinasal pero nagsama na lamang sa iisang bahay. Naging komportable na rin kasi sila sa isa't isa at napamahal na rin. Maalaga raw kasi si Megan kaya madaling na-fall si Mike. Habang si Megan naman ay sobrang dependent kay Mike kaya nahirapan siyang umalis. Sinabi ni Megan na ayaw na niyang bumalik pa sa magulang niya dahil hindi siya nakaka-feel
ng kalayaan doon. Hindi katulad sa piling ni Mike. Sa unang gabi na nasa bahay ako ni Mike ay hindi ako nakatulog. Hindi ko alam noon kung namamahay lamang ba ako o hindi ko pa rin maproseso ang nangyari sa amin ni Mike at Megan. Kahit nga in-explain na sa akin lahat ni Mike ay hindi ko pa rin yon matanggap. Hindi yon ganun kadaling tanggapin dahil binigla nila ko. Sino bang hindi masya-shock noon kapag nalaman mong may ka-live-in ang karelasyon mo? Naiyak na naman ako dahil akala ko eh jackpot na ako kay Mike. Pero mukhang hindi pa pala. Lumabas ako ng bahay noon para magpahangin at hindi ako makahinga ng maayos noon. Nagpaalam ako sa kanilang dalawa na magyoyosi lang sa labas. Hindi naman nagduda si Megan na meron akong hindi na-feel na hindi maganda. Hindi naman talaga ako nagyoyosi kaya alam noon ni Mike na may iniisip ako. Kaya sinundan niya ako ilang minuto after ko na lumabas. Naramdaman ko na hinawakan niya ang bewang ko. Pero agad akong umiwas. Doon siya mas lalong lumapit noon para lambingin ako. Inalikan niya ako sa gilid ng tenga ko at nakaramdam ako ng panghihina. Nawala ang galit ko kay Mike ng ilang sandali. Nakalimutan ko kaagad ang kasalanan niya sa akin dahil sa panlalambing niya. Pero noong nanumbalik sa akin ang eksena, noong nagkaharap-harap kami ni na Megan, ay bigla akong inalis ang pagkakayapos niya sa akin at saka siya hinarap. Gusto ko noon na umiyak pero mas pinangunahan ako ng galit. Ni sa hinagap kasi ay hindi ko naisip na mai-experience ko yun, Papa Dudut. Galit ka pa rin ba? Dapat ba hindi na? Naiintindihan ko kung galit ka pa rin hanggang ngayon. Naiintindihan mo? Ay, thank you ha. Kasi binigla mo ko eh. Alam ko. Sorry. Di kasi ako makahanap ng tiyempo kung paano at kailan sasabihin sa'yo eh. Hindi makahanap ng tiyempo. Halos isang taon na tayong magkarelasyon. Saan doon yung mahirap humanap ng tiyempo? I'm sorry. Sorry lang? Niloko mo ko? Tapos sorry lang? Hindi naman kita niloko. Eh anong tawag mo sa ginawa mo sa akin? Sa amin, ni Megan? Kung niloko ko kayo, eh di sana hindi ko na kayo pinagharap. Sana hindi ko na kinuwento sa kanya yung tungkol sa'yo. At sana hindi na kita inaya na magsama tayo rito sa bahay. At hindi mo nakikitang mali yan? Siguro sa paningin mo ay mali nga. Pero para sa amin ni Megan, walang kaso to. Ano? Ay, hindi ko naman kasi naisip na magiging big deal to sa'yo eh. Ano? Pakiulit nga? Hindi to big deal? Talaga? Kumalma ka, please. Huwag mo kong utusang kumalma kung ganito ang sitwasyon natin. Tama si Megan eh. Dapat sinabi ko na sa'yo dati pa, para di ka nabigla. Kung sinabi mo to sa akin dati pa, baka hindi na kita pinatulan pa. Kaya nga natatakot ako eh. Kasi gusto kong maging tayo. Kasi mahal kita eh. Pagmamahal bang masasabi tong ginawa mo? Pinagsabay mo kami ni Megan? Sana mapatawad mo ako. Pag pinatawad kita, anong susunod? Magsasama-sama tayo ni na Megan ng tahimik. Naisip mo pa talaga makikisama ako sa inyong dalawa? Nahihibang ka na ba? Makinig ka muna bago ka magsalita ng ganyan. Ayaw na kitang pakinggan! Sinungaling ka! Manluloko! Alam ko na yan nga nakatatak sa'yo ngayon. Pero sana pakinggan mo ako. Bukas ng umaga, aalis na ako. Please, Angel. Makinig ka. Ayoko! Makinig ka muna. Kung di mo magugustuhan itong maririnig mo, papalayain na kita. Talagang kukumbinsihin mo kung pumayag sa sitwasyon na to? Bago naging tayo, meron akong naging karelasyon for 6 years. Magkakasama rin kami rito sa bahay ni na Megan. Alam niyo yung setup namin ni Megan. Sino ba yung tangang babae na yan? Hindi siya tanga. Nagmahal lang siya. Na-enjoy niya rin nakasama kami ni Megan. Na-enjoy? Ha! Sino mag-e-enjoy sa ganitong setup? Sa simula lang yan. Pero kapag tumagal, makikita mong tama ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi mo. Patapusin mo muna ako. Yung nakarelasyon ko for 6 years, parehas lang din kayo. Nagalit nung malaman niya may karelasyon akong iba. In-explain ko sa kanya ang lahat at naunawaan niya. Sana, ganun ka rin. Pasensya na kung hindi bukas ang isipan ko tulad ng ex mo, ha? Pasensya na! Pasensya na talaga! Nung simula talaga, nahirapan siya na may kahati sa akin. Pero inayos namin ang schedule namin para mahati kong sarili ko sa kanilang dalawa.
Tapos nung tumagal, na-enjoy na namin tatlong lahat. Magkakasama kami sa bahay, magkakahati sa gastusin. Napapaligaya ko silang pareho at napapaligaya rin nila ako. Kaya walang talo. Kung napaligaya mo sila, bakit wala na yung isa? Bakit si Megan na lang ang natira? Nang ibang bansa yung ex ko eh. Kinuha na siya ng magulang niya. Naging praktikal lang kami. Alam ko hindi na siya babalik sa Pinas. Kaya tinapos na namin ang relasyon namin. Ah, talaga? Talaga? Kung ayaw mo maniwala, pwede mo siya kausapin. Handa akong ibigay yung Facebook niya at ibang contact details. Hindi na kailangan. Bakit hindi? Para nga mapatunayan mo eh. Kasi wala na akong balak ituloy ang relasyon na to. Nakakabastos! Nakakababa! Angel, please naman oh. Hindi! Ayoko na! Akala ko iba ka sa lahat. Parehas mo lang din pala sila. Desidido na ako noon na iwan na si Mike. Hindi ko noon kayang setup na gusto niyang gawin naming tatlo ni na Megan. Kung natis yon ng ex niya, iba ako papadudot. Ang bigat noon ng dibdib ko. Alam kong hindi ko pa kayang mawala noon si Mike sa buhay ko pero alam kong kailangan ko na siyang iwanan. Nagmakaawa si Mike sa akin at lumuhod pa nga siya noon para iparamdam sa akin na takot siyang mawala ko sa buhay niya. Niyakap niya ako habang nakaluhod at nangakong titriplehin pa ang pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Huwag lang daw akong mawala sa piling niya. Doon na ako muling nanghina, Papa Dudut. Napaiyak na lamang ako at pinatayo ko na siya. Tinanong niya sa akin kung willing ba akong subukang makisama sa kanilang dalawa ni Megan. Tumango ako. Naging marupok ako. Oo, alam ko. Pero naisip ko na ganito rin naman siguro ang gagawin ng ibang nagmamahal tulad ko. Nagsimula na nga ang pagsasama-sama naming tatlo ni Megan at Mike. Hindi yon naging madali para sa akin samantalang silang dalawa ay parang sanay na sanay na. Gumawa rin kami noon ng schedule para mapaghatian si Mike. Napailing na lamang ako dahil kahit sa panaginip ay hindi ko yun naisip na mangyayari. Tuwing schedule ni Megan para masolo si Mike ay nakikita ko sila noon na naglalambingan. Napakasakit noon para sa akin lalo na kapag nasa kwarto silang dalawa. Naririnig ko noon ang halinghing ni Megan dahil manipis lamang ang dingding na pagitan ng kwarto ko at kwarto ni Megan. Lihim ko na lamang na iniiyak ang nararamdaman kong sakit noon. Hindi ko naman yon sinabi kay Mike dahil ayokong kumbinsihin niya akong muli na tama lang na magsama-sama kaming tatlo sa iisang bahay. Angel? Bakit? Pwede bang makipagpalit ng schedule sa'yo this week? Schedule saan? Bed schedule kay Mike. Fix na yun, di ba? Bakit kailangan makipagpalit pa? Biglaan kasing dumating yung dalaw ko. Pwede bang ikaw muna this week habang di pa tapos yung red days ko? Tapos ako naman next week. Eh ano ngayon kung may dalaw ka? Siyempre, hindi kami makakapag-ano. Alam mo na yun. Ikaw naman, 29 ka na. Hindi pwede eh. Ngayong week lang, promise. Nagulo yung dalaw ko eh, nung nag-pills ako. Wala na akong pakialam dyan. Grabe naman to. Ayaw makisama. Ako pa ngayon ang ayaw makisama? Sige na, please. Kung ganito rin ang mangyari sa'yo next time, promise, makikipagpalit ako ng schedule. Pwede naman kayong magtabi kahit meron kang dalaw ah. Wala naman sa batas na nagsasabi na bawal tabihan ng babaeng nireregla. Ito naman? Kailangan ko pa bang ulitin? Siyempre hindi lang tulog yung gagawin namin. Para namang hindi ka nakakatikim dyan. Sorry, hindi pwede. This week lang, promise. Kung gusto mo, the week after next, sa'yo yung date ko ng Sabado with Mike. Kayo na lang magsama. O diba Sunday ka? O edi buong weekend magkasama kayo, pwede kayo mag-out of town yan. Sorry, kahit hindi na kami mag-out of town. Okay lang ako sa mall ng isang buong araw ng Sunday. Totoo nga ang sinabi ni Mike tungkol sa'yo. Anong sinabi niya? Matigas ang ulo mo. Matigas lang ang ulo ko kapag alam kong nasa tama ako. Hala?
Wala naman kasing tama o mali rito eh. Makikisuyo lang naman. Kumbaga sa trabaho, magpapalit lang tayo ng shift. Wala namang lugi eh. Hindi naman mababawasan ang araw na kasama mo si Mike. Ganun pa rin yung bilang ng araw. Hindi nga talaga uubre eh. Sorry na lang. Bakit nga? Bigyan mo ako ng magandang dahilan, baka makonvince ako. Kasi anniversary namin next week. Eh di i-celebrate nyo sa umaga hanggang hapon. Tapos sa akin siya tatabi sa gabi. Isang araw lang naman ang anniversary. Ayoko eh. Gusto ko buong araw hanggang gabi kasama ko si Mike. Makatwira naman siguro yun, di ba? Pero baka naman pwedeng mag-adjust ka naman. Bakit kaya hindi ikaw ang mag-adjust? Alam mo kung bakit? Sa totoo lang, hindi ko na kailangan malaman. Kasi ako ang nauna sa'yo. Hindi lang sa bahay na to, kundi sa buhay ni Mike. Kaya sa tingin mo, sino dapat mag-adjust? O, hindi ako galit ah. Baka naman kung ano nang isipin mo dyan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam ko namang ikaw ang nauna. Pero sana, maisip mong may special din kaming ganap next week. Nung may dalaw naman ako last month at nataon na schedule ko kay Mike, hindi naman kita inobligang makipagpalit sa akin ah. Kung sakali mang ganun, walang kaso sa akin kung makipagpalit ka. Eh hindi kasi ako ganun. Marunong akong rumispeto ng schedule. Mukhang seryoso ang usapan ng dalawa kong asawa. Anong meron? Nakikipagpalit ako ng bed schedule kay Angel eh. Di ba may dalaw ako ngayon? Ah, oo pala. So okay lang sa'yo, Angel? This week lang naman eh. Alam mo na yung tungkol doon? Oo, sinabi na sa'kin kanina ni Megan. At pumayag ka? Oo, di ko naman siya kasi maaano kapag meron siyang dalaw. Kaya palit muna kayo ha. Pero… Ngayon lang to, promise. Di ba, Megan? Yun kaya sinasabi ko sa kanya kanina pa eh. Pinagkaisahan nila ako, Papa Dudut, kaya wala akong nagawa kundi ang pumayag. Masama man noon ang loob ko pero umuo na lamang ako dahil nakakapagod na ang makipagtalo sa kanilang dalawa. Pinaramdam kong buong araw na masama ang loob ko sa desisyon nila pero parang wala naman silang pakialam. Walang pumansin sa pagdadabog ko noon kaya mas lalo ako nagalit. Hindi ako sumabay sa kanila na kumain noon. Napansin naman ni Mike ang nangyayari sa akin kaya nilapitan niya ako para ihingi ng sorry ang nangyari. Sinabi niya na kailangan ko rin daw mag-adjust kung gusto kong tumagal ang relasyon naming tatlo. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga narinig ko sa kanya. Hindi talaga ako makapaniwala noon na nasa ganong setup ako, Papa Dudut. Natulog akong katabi si Mike pero hindi ako masaya. Naisip ko na dapat masarap sa pakiramdam na magkatabi kami ng taong mahal mo. Pero sa lagay ko noon ay parang impyerno yon. Nahirapan pa rin ako mag-adjust sa schedule namin kay Mike. Hindi ko naman magawang layasan ang bahay niya dahil masyado akong mahina noon para gawin yon. Si Mike na lang ang meron ako, Papa Dudut. Masyado ako naging dependent sa kanya sa lahat ng bagay kaya hindi ko magawang bitawan siya ng ganon-ganon na lamang. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, nandidiri ako noon sa sarili ko na may halong awa sa tuwing magsisiping kami ni Mike. Dahil alam kong nakasiping din niya si Megan. Nahirapan akong halikan siya lalo't alam kong lumapat din ang labi ni Megan sa kanya. Hindi ko na noon alam ang gagawin ko. Wala naman ako mapagsabihan sa sitwasyon ko dahil isa lang naman ang siguradong sasabihin ng mga tao sa akin. Iwanan mo na si Mike. Habang tumatagal ay mas lalong bumibigat ang sitwasyon naming tatlo. Kaya naisip kong wakasan na yon, Papa Dudut. Hindi ko naisip na umalis o makipaghiwalay kay Mike dahil alam kong hindi ko kaya. Kaya ang naisip kong paraan ay tanggalin si Megan sa sitwasyon namin. Gusto ko nang masolo si Mike kaya nademonyo kong gumawa ng paraan para ako na lamang ang piliing makasama ni Mike at hindi na si Megan. Matagal kong pinagplanuhan ang gagawin at mga sasabihin para masiguradong makuha ko si Mike. Siniguro ko noon na wala si Megan oras na gawin ko ang plano ko, Papa Dudut. Alam ko noon na lumalabas si Megan sa ganong araw para ipamper ang sarili niya sa spa. Yun ang perfect time para sa akin para masolo at makausap ng maayos si Mike.
Nasa sofa noon si Mike at naglalaro ng game sa kanyang cellphone. Nanginig akong lumapit sa kanya. Dahil natatakot ako na gawin yon. Nilakasan ko na lamang ang loob ko at nilapitan ko na siya. Nung una eh kunwari interesado ako sa nilalaro niya. Niyakap ko siya at saka nilambing. Yon ang mga naging paraan ko para tuluyang mapapayag si Mike sa gusto ko. Alam ko noon na lambing ang kahinaan niya at doon ko siya titirahin. Nung nakuha ko na ang atensyon niya ay sinabi ko na sa kanya kung ano yung gusto kong mangyari. Siniguro ko noon na hindi siya makakatanggi sa gusto ko. Siniguro ko noon na magwawagi ako. Ang bango ng mahal ko ah. Paamoy nga. O dyan, nakakakiliti. Nahuli ko na ba ang kiliti mo? Huling-huli. Mabuti naman kung ganun. Iba ang lambi mo ngayon ah. Pansin ko lang. Uy, hindi naman. Lagi naman ako malambing sa'yo. Hindi mo lang napapansin kasi yung attention mo na kay Megan lagi. Yan naman ang di totoo. Parehas lang ang attention na binibigay ko sa inyo. Dapat nga hindi eh. Bakit naman hindi? Dapat sa akin ka mas nagbibigay ng atensyon. Hindi sa kanya. Alam mo namang hindi pwede yun, di ba? Unfair naman yun kay Megan. Kawawa naman siya. Sa akin, hindi ka ba naaawa? Hindi naman sa ganun. Kasi alam ko nabubusog pa rin naman kita ng pagmamahal, di ba? Di ba? Parang hindi eh. Nagpapalambing ka lang yata eh. Hindi rin. Eh ano? Bakit ganyan ka ngayon? Kasi, wag na lang pala. O ngayon pa atras na sasabihin? Mambibitin pa talaga? Ano ba yun? Kasi, paano ko ba sasabihin? Angel, ako lang to. Sabihin mo na. Naisip ko lang kasi, paano kaya kung… Kung ano? Kung tayo na lang dalawa. Eh tayo naman talagang dalawa. Ang ibig kong sabihin, paano kaya kung tayo na lang dalawa? Walang ibang kasama. Walang Megan, ganon? Oo, sana eh. Isipin mo, mas practical yun. Paano mas practical? Less gastos kapag dalawa lang tayong nakatira rito. Pero malaking tulong si Megan sa atin. Alam mo yan, malaki ang sahod niya. Kaya malaki rin ang ambag niya sa bahay. Kaya naman nating mabuhay kahit wala siya eh. Saka isipin mo, hindi ka na mapapagod na magbigay ng atensyon sa dalawang tao. Sa isa na lang. At ako yun. Hindi naman pwede yun. Bakit hindi pwede? Kasi mahal ko si Megan. Eh paano ko? Hindi mo ko mahal? Mahal kita. Sino mas mahal mo sa amin? Ikaw. Mamatay man. Eh bakit ayaw mo akong piliin? Pwede naman piliin ko kayong dalawa, di ba? Ay, Angel. Kawawa naman si Megan kung papaalisin ko at hiwala yan. Nakadepende na rin siya sa akin. Nasanay na rin kami sa piling ng isa't isa. Kaya hindi ganun kadali mag-adjust kapag nawala siya. Eh ako, hindi nyo ba naiisip na nahihirapan din ako sa sitwasyon natin? Hirap din kaya ako mag-adjust? Alam ko naman yun. Pero isipin din natin ang kalagayan ni Megan. Saka sa akin na siya pinagkatiwala na magulang niya eh. 35 years old na si Megan. Sigurado namang wala nang pakialam ang magulang niya kung saan man siya mapunta. Bakit makating-kating ka na paalisin ako rito sa bahay? Dinamay mo pa ang magulang ko? Kanina ka pa dyan? Akala ko umalis ka. Hindi ako natuloy. Ganyan ka na ba kagahaman kay Mike? Para sabihin ko sa'yo, sa ating dalawa, ako ang higit na may karapatan sa kanya. Tumigil na kayo. Bakit ikaw? Kasal ba kayo? Parehas lang tayong kalibin ni Mike. Anong pinaglalaban mo dyan? Pinaglalaban ko yung tagal ng pagsasama namin. Pero narinig mo naman siguro na ako ang mas mahal niya, di ba? Walang kwenta ang tagal ng pagsasama niyo kung ako naman ang mas lamang sa puso niya. Ah, talagang… Tumigil na nga kayong dalawa! Para kayong mga bata! Eh, kasi tong tumigil ka na, Angel! Hindi ko susundin ang gusto mo kahit ano pang gawin mo! Matuto kang makisama, ha? Kung ayaw mong palayasin kita rito sa bahay ko! Hindi ako makapaniwala sa narinig ko kay Mike, kaya naman iniwan ko silang dalawa. Naglayas ako para magpahabol kay Mike pero hindi naman niya ako hinabol.
Pinuntahan ko ang katrabaho ko para makistay muna habang nagpapalamig ako sa mga nangyari. Hindi ko alam noon kung hahabulin pa ba ako ni Mike pero hiniling ko na oo. Pero lumipas nga ang ilang araw pero wala pa rin akong balita noon kay Mike. Naisip ko na baka mas pinili niya si Megan kesa sa akin. Nanikip ang dibdib ko habang iniisip yon, Papa Dudut. Hindi ko naman magawang ikwento noon sa kawork ko ang nangyari dahil nahihiya ako sa pinasok kong relasyon. Sinikap kong itago ang ganap na yon sa buhay ko. Lumipas pa nga ang isang buwan pero hindi pa rin lumapit noon si Mike. Doon ko na-realize na mukhang ayaw na talaga ni Mike. Kaya tinanggap kong tapos na kami kahit gaano pa yon kasakit at kahirap. Pinagpatuloy ko ang buhay na wala si Mike. Nahirapan ako't lalot na sanay na ako sa presensya niya. Hindi na ako sanay noon na matulog mag-isa. Naiyak na lamang ako sa nangyari sa akin at sinubukan kong magpaligaw sa iba. Pero hindi ko na rin ipinagpatuloy pa dahil hindi naman ako masaya. At alam ko noon na si Mike pa rin ang laman ng puso ko. Kahit mali na noon, Papa Dudut, ay siya pa rin ang gusto kong makasama. Naisip kong puntahan siya pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayoko nang magpakababa tulad nung ginawa ko dati. Unti-unti tinanggap ko nang wala na nga si Mike sa buhay ko. Nakayanan ko naman yon, Papa Dudut, after 3 months. Nakamove on na ako kahit papaano sa kanya. Pero isang araw ay parang niloko na naman ako ng tadhana. Pinuntahan ako ni Megan para kausapin tungkol kay Mike. Nag back to zero na naman ang pag-move on ko. Oh, anong ginagawa mo rito? Dito ka na ba nakatira mula nung umalis ka ng bahay? Wala kang pakialam. Mas mali ito kaysa sa bahay namin ni Mike. So? Gusto ko lang sabihin sa'yo na mas komportable ang buhay mo ron kaysa rito. Paano mong nasabing mas komportable? Dahil mas malawak doon? Mas maraming gamit? Para sabihin ko sa'yo, kahit mali itong tinitirhan ko, mas payapa naman ang loob ko rito. Mas payapa ba talaga? Oo! Di ba obvious? Nangangayayat ka. Namumugto ang mga mata mo. Halatang kulang ka sa tulog at mukhang dehydrated ka rin. Yan ba yung payapang sinasabi mo? Wala akong paki sa sinasabi mo. Paniwalaan mo lahat ng gusto mong paniwalaan. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ka pa eh. Siguro… Bumalik ka na sa bahay. Bumalik? Para saan? Ipagpapalit ko ang langit sa impyernong buhay kasama kayo ni Mike? Nag-iisip ka ba? Alam kong mas naging impyerno ang buhay mo nung nawala si Mike sa'yo. Pwede namang umamin. Walang kailangang aminin. Kasi hindi yan ang nararamdaman ko. Masaya ako. Masayang masaya. Parehas kayo ni Mike. Parehas na parehas kayo. Mukha nga mas parehas kayo eh. Mga baboy. Sabihin mo na lahat ng masasakit na salita na pwede mong sabihin ngayon. Hindi na kailangan. Ayoko mag-aksaya ng salita sa'yo. Kaya kung pwede, umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi ka sumasama sa akin. Bakit ako sasama sa'yo? Nag-iisip ka ba? Sasama ka sa'kin para kay Mike. Kayo na lang magsamang dalawa. Sayong sayo na siya. Angel, makinig ka naman, no? Wala akong ganang makinig sa'yo, Megan. Please. Umalis na ako sa buhay niyo, di ba? Bakit ba ginugulo niyo pa rin ako? Nag-move on na ako. Ano pa bang klaseng gulo ang gusto niyang pasukin ko? Kailangan ka ni Mike. Ah, talaga? Mula nang umalis ka sa bahay, nag-iba na siya. Lagi na lang naglalasing. Hindi na ako pinapansin. Laging malungkot. Ilang beses ko siyang nahuhuling tinitignan pa rin ang pictures mo sa phone niya. Good! Kaya please naman, no? Bakit ikaw ang nakikiusap na balikan ko siya? Eh di ba siya ang may kailangan sa akin? Bakit hindi siya ang kumontak sa akin? O mas tamang tanungin, bakit hindi niya ako kinontak nung umalis ako sa bahay niyo? Magkahalong pride at hiya. Yun ang nangyari. Kaya nga ako tong lumalapit sa'yo para sa kanya eh. Ganyan ka ba kabaliw sa kanya para pabalikin ako sa bahay niyo? Hindi ka ba masaya na wala ka ng kahati sa kanya? Aaminin ko, masaya na walang kahati sa kanya. Pero hindi masayang makita siyang ganun kalungkot.
Walang gana. Laging galit. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Angel. Umuwi ka na sa inyo! Hindi na ako babalik doon! Please! Ang hirap mo rin umintindi, no? Hindi mo kasi naiintindihan. Ako pa talaga ang hindi makaintindi. Alam ko nasaktan ka naming pareho. Alam mo naman pala eh. So dapat alam mo na ang sagot ko. Angel! Nakakarinti ka na ha! Umalis ka na! Buntis ako! Kaya kailangan kitang bumalik. Bumalik ka na sa bahay para bumalik na ulit yung sigla ni Mike tulad ng dati. Angel, tanggap ko na. Mas mahal ka ni Mike. At handa akong magtiyaga sa kung ano lang yung pagmamahal na meron siya para sa akin. Ayokong mawala siya sa akin, Angel. Kung magpapatuloy ang lungkot niya, baka ma-realize niyang kailangan na niya akong iwan para magsolo. O humanap ng iba na mamahalin niya. Ayoko. Hindi ko kayang mag-isa. Lalo na sa sitwasyon ko. Alam ba niyang buntis ka? Diba nagpipills ka? Nagkamali ako ng bilang sa pills. Nabuntis ako. Aksidente. Hindi pa niya alam kasi ayokong sumabay sa nararamdaman niya. Kaya nga nilapitan kita kasi umaasa ako na makakatulong ka. Kapag bumalik ka, kapag good mood na siya, doon ko nasasabihin na buntis ako. Kaya please, Angel. Akala ko noon ay okay na ako. Pero sinabi ni Megan sa akin na bumagsak ang loob ni Mike nang wala ako. Bigla akong naka-feel ng saya kahit papaano. Naging marupok na naman ako at bumalik na sa bahay ni Mike. Nakita ko siya noon na nakahiga sa sofa katabi ang ilang basyo ng alak. Nung nakita niyang dumating ako ay agad niya akong pinuntahan at niyakap. Humingi siya ng sorry sa nangyari at nakipagbalikan. Niyakap ko siya pabalik at sinabing hindi na ako aalis. Nagtingin ang kami ni Megan at nakita ko ang naghahalong emosyon sa mga mata ni Megan. Naramdaman ko ang selos at tuwa sa kanya. Alam kong gusto niya ring masolo si Mike pero alam niyang imposible na yon. Mas pinili niyang makitang masaya si Mike kesa yung masolo siya. Pero malungkot naman. Nakontento na lang si Megan sa ganong sitwasyon tulad ko. Sa paglipas ng panahon ay nasanay na nga kami ni Megan na pinaghahatian si Mike. Naging parang magkapatid na rin kami. Wala na yung galit na nafe-feel namin sa isa't isa dahil sa pakikipag-agawan kay Mike. Tinanggap namin ang kapalaran namin at masaya naman kaming lahat. Nakapanganak na si Megan noon at kinuha pa niya akong ninang. Samantalang sa kasalukuyan, ako naman ang nabuntis ni Mike. Na-excite kaming tatlo na may panibagong anghel ang darating sa bahay at buhay namin, Papa Dudut. Alam kong hindi agree ang karamihan sa buhay na pinili ko. Pero sana maintindihan nila na nagmahal lamang ako. Hindi ko siya pinapayong gawin ng iba o subukan man lang. Pero kung sakali mang planuhin nila ito ay sana may lakas sila ng loob para pagdaanan ng hirap na mag-adjust sa taong mahal mo na hindi mo masusolo kahit kailan. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Angel. Mahirap po ang may kahati sa mga bagay na importante at mahal mo. Ang masarap ngang pagkain na nabili mo minsan ay ang hirap ang hatiin para i-share sa ibang tao. Paano na lang kaya kapag taong mahal mo na ang kailangang i-share sa iba? Paano kaya? Maaati mo bang makita ang mahal mo sa piling ng iba? Baka kayanan mo bang isipin na may nangyayari sa kanila? Kaya mo bang tiisin na hindi lang ikaw ang mahal niya? Mahirap ang may kahati, yun ang sigurado ako. Tao tayo at gusto nating buong nakukuha natin hanggat maaari. Deserve nating mahalin ang buo. Deserve nating piliin tayo ng taong mahal natin at deserve nating walang kahati o kaagaw. Deserve natin itong lahat. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories Number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.